So let us start, mga ka-taxpayer kong minamahal. Next question. The taxpayer received an NOD. In its details of discrepancies, it said that the expenses, example, communication and internet, fuel and oil, travel expenses, etc., amounting to 3 million, has a corresponding credit to advances from stockholders. The taxpayer said that this is because their stockholders shouldered the expenses of the company for the meantime. The total amount was later paid before end of the taxable year. The revenue officer disallowed the expenses pursuant daw to Section 34A-1B of the NIRC. It also said that the payment was tantamount to indirect distribution of dividends. Is this correct? Hindi. Wala namang intention to distribute dividend eh. Nagpe-presume yung revenue officer. So mali na kagad yun. Dino-double taxation ka, dinisallowed na, tapos may distribution pa ng dividend. Number two, allowed yan. Kailangan lang yung advances ng direct ng galing sa stockholder, may board resolution na sinasabi na since walang pera yung corporation at hindi makakuha ng financing sa mga financial institutions, so nag-resort sila na manghingi ng tulong sa stockholder. Kulang kasi yung documentation nyo eh. Board resolution lang katapat niyan. Rectifying. Tsaka bayaran niyo yung DST. Kasi advances from stockholder, may DST yan. Kasuhan pa kayo ng tax evasion yan. Kompleto yung dokumento mo. Allowed yan. Hindi yan tantamount to ano. Nagpasok. Nagbigay ng pera yung stockholder. Pagkatapos isinoli yung pera, dividend daw. Walang ganun ano. Mali yung sinasabi ng revenue officer. Nakakainis yung ano. Niinis tuloy ako sa katarantaduan itong mga revenue officer na to. Kinagawang tanga-tanga mga tao. Another question. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ko yung ilalagay ko dyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay membro.